guys, welcome po dito sa aking channel. So ayan. So kung mapapansin nyo guys, may motor dito. Ayan. So ito nga pala guys, ginagamit sa pool pump sa filtration. So bali guys, hindi siya gumagana. Kung makikita nyo guys, wala siyang kable. Ayan. So ang brand nito guys, Hayward, tapos Super 2 pump. Nasa 3 HP to guys. So subukan nating paandarin to. So bali bago natin na paandarin, syempre So bali guys, ito troubleshoot natin to. Check natin yung windings. Tsaka natin i-overhaul natin kasi kinakalawang na siya. Ayan, kung makikita nyo, puro kalawang na siya. Ayan. Okay, so free wheel naman siya guys. Ayan. So una guys, tatanggalin natin to, yung cover na yan. Tapos kung makita natin yung tornilyo sa loob. So mamaya guys, ipapakita namin. Okay guys, so ayan, natanggal namin yung cover dito. So kung makikita nyo guys, may mga capacitor dyan. May capacitor pa dito. Tapos so bago natin matanggal guys yung rotor dyan sa loob. So tatanggalin muna natin to. Tapos ito yung switch na yan, yung umiikot na yan. Tanggal natin yung screw. Tapos kukontrayin natin yan ng 11mm na open wrench. Tsaka natin ikutin yung impeller. Ito nga pala guys yung impeller. Ayan. So kukontrayin natin dito sa kabila. Pagkatanggal natin dito, tsaka natin ikutin yung impeller. Okay. So ayan, tatanggalin muna namin to. So gagamit lang tayo ng flat screw. Ayan, flat screw lang. Tapos tsaka natin sunod to. Okay guys, so ayan, natanggal na namin to. So ang next naman guys, ayan, itong dalawang spring, tatanggalin natin yan. Pag natanggal na natin yung spring na yan, tsaka natin to tatanggalin. Ibubukayin natin to. Ayan. Tapos tsaka natin hugutin to. Ayan. Tapos pagkatanggal yung ito na yan, yung bakal na yan, tsaka natin tanggalin yung screw sa loob. Okay guys, so ayan, natanggal na namin. So ito yung mga pinagtatanggal namin guys. Ayan. So bahala na mamaya kung paano namin ibalik. Joke lang. So ayan, ito yung tinanggal namin dito. So ayan, ito yung sinabi kong bubukain guys para matanggal. So ang next, flat screw ulit. Ito. Kukontrayin natin dito sa may impeller. Okay guys, so ayan. So may 12mm kami dito na ayan. So wala kasing 11. So try namin itong 12mm. Ito yung gagamitin natin pang kontra. Ayan. Ayan. So ayan. Pawak na lang. Okay. So ayan, kukontrayin lang natin yan. Tsaka natin duwagan dito para matanggal tong impeller. Okay, so medyo matigas. Yun. Okay. So ikutin lang natin counterclockwise para matanggal yung impeller. Okay guys, so ayan, kung makikita nyo, nandito yung water seal. Water seal, tsaka yung may spring sya, ayan. So ang next, tatanggalin natin itong cover na to. Para mahugot natin yung mismong rotor. Okay. Okay guys, so ayan, natanggal na namin. So ito yung tinanggal namin. Ayan, so ganyan sya guys. Tapos, ayan, kung makikita nyo, may rubber sya dito. Ito guys yung tinatawag na water slinger. Kumbaga, kung may problem si ayan, so makikita nyo, kung may problem si water seal, so posible na dadaloy dito yung tubig papunta sa bearing. So nandito yung bearing niya guys sa loob. So ang purpose ng water slinger guys, ito yung kung sakaling may gumapang na tubig, tatalsik siya. Ito yung magsusuporta, kumbaga. Ayan. So kailangan natin palitan to kasi medyo maluwag na siya. Para ang purpose ito, para hindi dumirekta yung tubig papunta sa bearing. Kumbaga, pag dumaloy, so dito siya, habang umiikot yung motor,
tatalsik yung tubig papunta sa gilid hanggang sa mapunta dito sa drain. Okay, so para matanggal natin tong rotor, tatanggalin natin yung apat na roscas. Ito, tornilyo. Ito yung mahaba to, guys. Ang tawag dito is true bolt. Ayan, so apat yan. Ang size nyan is 8mm. Okay, so ayan. So, ayan guys, na-dismantle na yung rotor. So, dito sa bearing guys, ayan. So, good pa naman siya. Hindi pa naman siya umaalog. So, pwede pang i-reuse yan. So, pati rin po sa kabila, ayan. So, ang naging problem lang dito is yung blower. Ayan, so, ito may basag. So, since na wala pang pamalit, ito muna yung ano, gagamitin. Okay, so ito rin yung ano, yung body, ayan, so yung wirings niya. Pinagkakalas-kalas na namin kasi chine-check namin yung windings, tsaka yung insulation kung okay pa. Okay, so bali guys, ito nga pala yung replacement para sa water seal. And so seal assembly. Okay, so mamaya guys, gagabit natin to. Pero ang una namin gagawin guys, recondition namin tong mismong body. Tsaka ito lalagyan natin ng mga grasa to. And okay, so ayan, recondition muna namin. Okay. Okay guys, so kung makikita nyo, na-wiring na natin. So, ang wire dito guys, ang size, 5.5mm², tsaka 3.5mm² para sa grounding. So, since na walang green, ginamit muna natin is black. Tapos, dalawang red. So, ayan, kung makikita nyo, naka-terminate siya dito. Then, so mamaya, itong switch na to, pagkasalpak natin itong rotor, ayan, tsaka natin yung screw dito. Okay, tapos dito naman, so mamaya, itong impeller, ayan, lalagyan natin ng water seal. So, ito yung water seal. Okay, so, lagyan natin ng konting grasa. Tapos, kung makikita nyo guys, ayan, yung bearing, nalagyan ng grasa, tsaka dito sa likod. Okay guys, so, ito nga pala yung replacement ng, ano, water seal. So, ito yung luma, ayan, kung makikita nyo, tatanggalin natin yan. Tapos, ito yung ipapalit natin dito. Tapos, ito naman yung luma. Ayan, so, medyo matigas na siya guys. Yung rubber mismo ay matigas na. So, kailangan nang palitan. So, tapos ito guys, ito yung impeller. So, dito natin lalagay yung ito. So, ito guys, na naka-facing dito sa ano. So, ganyan ang position yan. Tapos ito yung tatama dun sa puti. Okay, so, para madali natin ilagay dito, lalagyan natin ng grasa. Tsaka dililinsan din natin to. Okay, so ayan. Dililinsan mo. So, siya nga pala guys, itong washer. Ayan, so ilalagay namin dito. Okay. Tapos itong rubber slinger, ayan. So, papalitan namin kasi masyado nang malaki yung butas sa gitna. So, ibig namin sabihin, lawlaw na siya, alog-alog. So, magkakapasing ng tubig doon. Ito sa shafting. So, papalitan namin to. Okay. Okay guys, so ayan, nakasimbal na natin yung motor. So, for testing na tayo. So, makikita nyo guys, kulang pa tayo sa liquid tight, flexible. Okay, so ang gagawin muna natin guys, itetesting muna natin. Okay guys, so ayan, isasalpak na natin sa housing. Okay, so ito nga pala guys yung housing. Make sure natin na yung gasket dito maayos ang pagkakalagay para iwas yung leakage. Okay, so yan, salpak lang. Okay, so for testing, naka-open na. Open na din.
Okay, so may supply na. So sa running amperes is 11.8, so pasok pa siya sa full load na 13.5. Okay guys, so maraming salamat na para sa panonood.